Kumusta? Ang kasong ito ay naganap sa Florida Dade Correctional Institution noong June 23, 2012. Si Darren Renee ay isang 50 years old na lalaking nagsisilbi ng oras sa bilangguan. Noong August ng 2011, nakasuhan si Darren at binigyan ng 2 taong sentensya para sa isang minor non-violent illegal substance charge. Inilarawan ng ibang mga bilanggo si Darren bilang isang disenting preso na hindi nagdudulot ng labis na gulo sa bilangguan. Siya ay isang relihiyosong tao na madalas na nakaupo sa loob ng kanyang selda at nagbabasa ng kanyang Quran. Nagdurusa din si Darren ng malubhang mga issue sa kalusugan ng isip, lalo na ang schizophrenia. Madalas siyang magkaroon ng mga episodes pero umiinom ng ilang mga gamot upang mapaglabanan ang mga ito. Bilang resulta ng kanyang kondisyon, nakakulong si Darren sa inpatient care unit at pinanatili sa ilalim ng pangangasiwa. Makakalabas na si Darren sa July ng 2012, pero sa kasamaang palad, hindi na ito mangyayari. Noong June ng 2012, kinuha ng mga prison guard kay Darren ang kanyang Quran at itinapon. Nagdulot ito ng pagbaba ng kalusugan ng isip ni Darren. Marami sa mga gwardiya ang nagbanggit na pagkatapos ng insidenteng yon ay ganap na nagbago ang pag-uugali ni Darren. Noong June 23, bandang 7:30 PM, nasa selda niya si Darren. Isang correctional officer na nagngangalang Ronald Clark ang dumating para i-check si Darren. Pero natagpuan niya itong nagpapahid ng sariling dumi sa buong selda at katawan. Iniulat ito ni Ronald sa kanyang senior sergeant na si Chan Fanfan, na nag-utos naman kay Ronald na dalhin si Darren sa shower para makaligo bago matulog. Dito sa CCTV, makikita natin si Ronald na ini-escort si Darren sa showers, sa isa sa mga altered showers sa 2nd palapag ng inpatient unit, kung saan maaaring kontrolin ng mga correctional officers ang temperatura ng tubig sa labas ng banyo. Ang switch ng shower na to ay matatagpuan sa janitor's closet sa tabi ng shower room at wala sa shower mismo. Ang altered shower na to ay 3 feet by 9 feet lang ang laki. Maaaring kontrolin ng mga opisyal ang temperatura ng tubig sa labas ng banyo, kaya't ang tubig ay maaaring maging napakainit o malayelo ang lamig. Sa halip na sundin ang procedure, dinala ni Ronald si Darren sa altered shower sa 2nd palapag. Pagpasok sa shower, tinanggalan siya ng posas at sinabihang linisin ng husto ang sarili, saka ay ikinulong sa loob ng maliit na shower na yon. Ang shower na to ay sobrang maliit at maaari lang buksan mula sa labas, at kapag naipasok na sa loob ng shower ang isang preso, hindi na sila makakaalis kung hindi sila bubuksan mula sa labas. Pagkatapos ay umalis si Ronald para kumuha ng sabon mula sa isa sa mga bilanggo na lalaking nagngangalang Harold Hampstead. Bumalik si Ronald sa shower at ibinigay kay Darren ang sabon. Pero sabi ni Darren, ayaw niyang linisin ang sarili, kaya nilock ni Ronald ang shower saka binuksan ang tubig at umalis. Pagkalipas ng 2 oras, bandang 9:30 PM, nagpa siya si Sergeant Fanfan na oras na para alisin si Darren sa shower. Inutusan niya si Ronald na pumunta doon at palabasin na si Darren. Pinatay ni Ronald ang tubig sa labas at binuksan ang pinto at nakitang nakahiga na si Darren sa lapag at wala ng malay. Sumigaw siya para humingi ng tulong at sinuri naman ng mga gwardiya ang pulso ni Darren. At napagtanto nila na hindi na ito humihinga. Tinangka nila siyang i-CPR pero wala pa rin. Kinuha ni Ronald kasama ang isa pang correctional officer na si Cornelius Thompson ang katawan ni Darren at inilagay siya sa isang stretcher. Pero habang ginagawa nila ito, napansin nila kung paano nagsimulang lumuwag ang balat ni Darren, natutuklap at namumutla. Tila ba't sobrang nasunog ang katawan nito. Dinala nila si Darren sakay ng stretcher papunta sa medical center ng bilangguan at sinubukang gamutin. Pero wala pa rin silang nagawa at hindi na talaga siya nailigtas. Si Darren ay binawian ng buhay eksaktong 10:07 ng gabi. Kung kaya ano talaga ang eksaktong nangyari? Kinabukasan noong June 24, dumating ang MDPD Unit Crime Scene sa facility upang magsagawa ng investigasyon kung paanong namatay si Darren sa ilalim ng kanilang pangangasiwa.
Ang mga correctional officers ay tinanong at ibinigay naman nila ang kanilang version ng mga kaganapan na siya namang kwentong nasabi ko ngayon lang. Kinuhanan ng mga larawan ang katawan ni Darren at ang mga larawang ito ay makikita online. Pero munting babala, ang mga yon ay mga distressing pictures. Napansin ng mga investigador na tila ang katawan ni Darren ay nagtamo ng malubhang paso habang nasa shower. Natatanggal at natutuklap ang mga balat nito mula sa kanyang mga braso, binti, likod, mukha at dibdib. Kinalaunan sa araw na yon, isinagawa ang autopsy. Sinabi ng punong medikal na taga-Suri na si Dr. Emma Liu na hindi niya nagawang tapusin kung ano ang sanhi ng pagkamatay. At sa aking opinyon, dito na rin nagsimulang maging kakaiba ang mga bagay-bagay. Sinabi ni Dr. Liu sa mga investigador na nagtatrabaho sa kaso na walang mga paso sa katawan ni Darren. Kung hindi ka masilan, maaari mong tingnan ang mga larawan ni Darren online. Matapos itong ilabas sa shower, ipinakita sa larawan ang wala ng buhay na katawan ni Darren na inilatag sa isang medical table. At gaya nga ng sinabi ko kanina, napakaraming balat ang natutuklap mula sa kanyang katawan. Ang mga layers ng balat sa ilalim nito ay sobrang mapupula na din. Bagaman wala po ako ang ganap na medical training, para sa akin si Darren ay nagtamo ng malubhang paso sa katawan. Kasunod ng desisyon na hindi may paliwanag ang pagkamatay ni Darren, sa huling bahagi ng taong yon, isang ulat ang nagdokumento na walang sapat na ebidensya upang higit pang mag-imbestiga. Ilang media outlets din ang nag-ulat na si Darren ay namatay lang dahil sa atake sa puso habang nasa shower. Yun ay dahil sa maaaring nahadlangan ng kanyang mga gamot ang regulasyon ng temperatura ng kanyang katawan. At ang mga larawan ng katawan ni Darren ay hindi pa nailalabas sa publiko noong panahon yon. Kung kaya habang tumatagal, nakalimutan na ang kaso ni Darren Renee. Yon ay hanggang sa dumating ang maraming bilang ng mga reklamo para sa mga guards ng bilangguan. Ang apat na preso sa facility ay nagreklamo na inaabuso ng mga guards ang kanilang kapangyarihan. Marami sa mga bilanggo ang nag-claim na ang mga gwardiya ay pinarurusahan sila ng mga pambubugbog, panggagahasa at sa ilang mga pagkakataon, ikinukulong sila sa shower sa ikalawang palapag at binubuksan ang tubig alinman sa nagyeyelong lamig o nakakapasong init. Ito din ang parehong shower kung saan namatay si Darren Renee. Ayon sa kanila, ginagamit ang shower na yon para may pagkatandaan ang mga bilanggo. Si Julie Brown mula sa Miami Herald at Huffington Post ay nagsimulang maghukay ng mas malalim sa kaso ni Darren at nais nila ng mga sagot. Ang panggigipit mula sa media ay nagresulta naman na muling buksan ng MDPD ang kaso ni Darren. Sinimulan nilang tanungin ang ilan sa mga tao na nagtatrabaho sa bilangguan sa oras ng pagkamatay ni Darren, pati na rin ang ilan sa mga bilanggo. Lumalabas sa inisyal na imbestigasyon sa pagkamatay ni Darren na marami sa mga tao ang hindi tinanong at posibleng sinadyang hindi tanungin. Isang preso na nagngangalang Harold Hempstead ang lumapit upang tumistigo at nagbigay ng impormasyon. Siya ang naglag ng maraming reklamo laban sa bilangguan na nakakuha ng atensyon ng Miami Herald noon. Si Harold ay nagsisilbi ng 170 years na sentensya. At ang kanyang selda ay matatagpuan mismo sa ibaba ng shower kung saan namatay si Darren. Sinabi ni Harold na madalas niyang makita ang mga gwardiya na dinadala ang mga bilanggo sa shower para parusahan. Naalala ni Harold ang gabi noong June 23, 2012. Natatandaan daw niya na dinala ng mga gwardiya si Darren sa shower. At iniwan siya doon ng 2 oras. At habang nandoon si Darren, sumisigaw ito sa sakit. Sumisigaw at nagsusumamong palabasin na siya doon dahil hindi na niya kaya at nangangakong hindi na siya uulit. Ang ilang iba pang mga bilanggo naman ay lumapit din na may parehong kwento. Narinig o nakita nila ang pang-aabuso at noong June 23, narinig din nila si Darren na sumisigaw sa sakit. At naaalalang hindi pinapansin ng mga gwardiya ang mga pakiusap na yon ni Darren para sa tulong. Noong 2013, nagpadala ng liham ang isang preso na nagkangalang Mark Joyner sa Organisasyon ng Mga Karapatan ng Bilanggo. Isinulat niya na nasaksihan niya ang labis na gutom at iba pang anyo ng kalupitan na ginagawa para kontrolin
o disiplinahin ang mga bilanggong may sakit sa pag-iisip. Isa sa mga pamamaraan na ginagamit nila ay ang paglalagay ng mga bilanggo sa ilalim ng mainit na tubig sa loob ng shower na yon, at sinabi pa niya na yon ang pumatay kay Darren. Sabi niya kung mai-interview siya, papatunayan niya na intentional ang pagkamatay ni Darren. Gayunpaman, wala pa rin nangyari. Nang muling mahayag ang kaso noong 2014, tinanong si Mark, at ayon sa kanya, nakita niya si Darren na dinala sa altered shower at narinig niya sumisigaw ito sa sakit. Nagrereklamo na ang tubig ay masyadong mainit at nagmamakaawa na siyang palabasin doon. Sinabi ni Mark sa mga investigador na kinaumagahan ay pinilit siyang linisin ang shower kung saan namatay si Darren. Naaalala niyang nakakita siya ng mga tipak ng laman na pag-aari ni Darren. At marami sa mga bilanggo ang naaalala rin na narinig nila si Darren na sumisigaw sa sakit noong gabi yon. Kasunod nito, agad na lumapit ang mga dating empleyado ng bilangguan at sinabi na sila rin ay nakakita at nakarinig ng mga bilanggong pinahihirapan. Pinatunayan nila ang mga kwento na sinabi ng mga bilanggo, at ang mga taong ito ay maaasahang mga saksi sa pagiging medical at mental health professionals. Isa sa mga nurse na sumubok na i-resuscitate si Darren ay sinabing mainit pa ang katawan ni Darren nang hawakan niya ito, at ang temperatura ng katawan nito ay lumampas na sa 102 degree Fahrenheit na 39 Celsius. Isinulat din ng mga nurse sa kanilang ulat na si Darren ay nagtamo ng matinding paso sa kanyang katawan. At na-back up din naman ito ng isang paramedic na rumispondi sa pinangyarihan, at ayon sa kanya, talagang nasunog ang balat ni Darren. Sinubukan ng mga opisyal ng bilangguan ang temperatura ng tubig mula sa shower kung saan nakalak si Darren. At ayon sa kanila, ang tubig ay maaaring umabot sa temperaturang 160 degrees Fahrenheit, mga 71 degrees Celsius. Ang temperaturang ito ay sapat nang makapagdulot ng paso. Sa katunayan, noong sinusuri nila ang tubig, tumalsik ito sa kanila at sinabing ang tubig ay sobrang mainit kaya sobrang masakit. Noong 2016, sa wakas ay naipublish ni Dr. Emily Liu ang finalized version ng autopsy report, at ang pagkamatay ni Darren Renee ay ni-rolled out bilang aksidente. Sinabi ni Dr. Liu na ang pagkamatay ni Darren ay hindi dahil sa mga kagagawan ng mga correctional officers. Ayon sa kanya, ang sanhi ng pagkamatay ay ang mga gamot ni Darren na iniinom nito para sa kanyang mga issue sa kalusugan ng isip at sa kanyang sakit sa puso. Sinabi ni Dr. Liu na ang pagkamatay ni Darren ay hindi dahil sa mga kagagawan ng mga correctional officers. Ayon sa kanya, ang pagluwag at pagkahulog ng mga laman ni Darren ay sanhi umano ng decomposition at hindi dahil sa pagkasunog. At pagkatapos noong 2017, ang abogado ng estado na si Catherine Randall at ang kanyang opisina ay gumawa naman ng isang 101 pages report. Ang ulat na to ay nakaback up na ang pagkamatay ni Darren ay hindi sinasadya at walang kinalaman sa mga correctional officers. Noong 2017, ipinalabas sa publiko ang mga litrato ng katawan ni Darren. Sa kabila ng mga saksi at mga photographic evidence, ang opisyal na desisyon ay aksidente ang pagkamatay ni Darren Renee at hindi sinasadya. Ilang mga forensic experts naman ay nakipag-usap sa Miami Herald tungkol sa mga findings ni Dr. Liu tungkol sa autopsy, at lubos silang hindi sumasang-ayon sa mga findings nito. Naniniwala sila na nasunog nga talaga si Darren. Ayon sa kanila, ang paliwanag ni Dr. Liu na lumuluwag ang balat at nahuhulog na ang mga laman ay dahil sa decomposition ay kakatwa. Ang kasong ito ay isa sa kakaibang nakita ko, at ang masaklap hanggang ngayon, wala pa rin nananagot sa nangyari kay Darren. Sa katunayan, ang mga correctional officers ay binigyan pa ng promotion. May apat na officers na itinuturing na may pananagutan sa nangyari kay Darren. At opisyal na sinabi sa kaso na sina Sergeant Chen Fanfan, Cornelius Thompson, Ronald Clark at Edwina Williams ay walang kasalanan, malisya, puot o masamang layunin para kay Darren. Noong 2018, nakatanggap ang pamilya ni Darren ng $4.5 million settlement na nagmula sa mga taxpayers. Sa kabila nito, nananatiling aksidente pa rin ang kaso ni Darren Renee. Ang nakakalungkot sa kasong ito ay malinaw na nangangailangan ng tulong si Darren sa kanyang mental health. At sa halip na makakuha ng tulong para dito, tuloy ay pinahirapan siya ng mga correctional officers na humantong sa kalunos-lunos ng katapusan.
Maraming salamat po sa panonood. Palagi po nating tandaang mag-ingat lagi at maging mapagmasid sa ating kapaligiran dahil ang kapahamakan kung minsan ay nagkukubli lang sa mapanglinlang na katauhan. Ito lang po para sa araw na ito. Hanggang sa susunod na kaso, paalam!